Hi and hello guys! Welcome to Rainabouts. It's me, Rain. Marami ka bang credit card? Mga anak ko na to. Nag-abot pa ng dede yan. Hi and hello guys! Welcome to Rainabouts. Hi, Nay! Hi and hello guys! Welcome to Rainabouts. It's me, Rain. In today's video, mag-uusap ulit tayo about credit card. And our topic for today is tips and tricks to manage credit card debts. So, paano ba natin mababayaran ang ating utang sa credit card? Lalong-lalo na kung ikaw ay multiple credit cards holder. Meaning, hindi lang nag-iisa ang credit card mo. Meron kang dalawa o tatlong credit card. At sa panahon ngayon, na talagang lahat sa atin ay naapektuhan ng pandemic or ng COVID-19, na hindi pa talaga bumabalik sa normal, and ang pinaka naapektuhan sa atin is yung finances natin. Of course, hindi tumitigil kasi yung cost of living natin. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko minamanage or nababayaran pa rin yung aking mga credit cards. Meron akong tatlong credit cards, guys. I'm here in Dubai. Disclaimer lang, I'm not an expert. I'm not also working with any banks or credit card providers. So, yung isi-share ko lang sa inyo na knowledge is based on my experience and based kung ano yung ginagawa ko. Kung nasa normal lang tayo na situation, pwede nyong gawin yung credit card consolidation na tinatawag, which is yung mga utang nyo sa credit card, lahat ng yon ilo-loan nyo yung ipangbabayad nyo doon para maging isa na lang yung babayaran ninyo na utang, which is yun nga yung niloan ninyo. So, ang pros nun is mas magiging magaan yung pagbabayad mo at mas abot kaya siya. Ang consequence naman nun is if you're going to close all your credit card, then maglilive ka na as cash basis, which is yung access mo with owing money is magiging maliit na. Pag kinuklose nyo ang inyong credit card, nagkakaroon nyo ng impact with your credit score. So, later na gusto nyong bumili ng property nyo or ng sasakyan or mag-loan for your business, medyo mahihirapan kayo. Either madi-decline kayo or mababa lang yung mai-o-offer nila sa inyo na amount to loan. Pero, yun nga, mas lelesen yung burden mo kasi yung utang mo, let's say may tatlong credit card ka, tapos iba-iba yung due date nun, tapos iba-iba rin yung amount nun. So, diba, tatlo yun. Kapag loan mo yun para mabayaran mo lahat, magiging isa na lang yung babayaran mo monthly, isang amount na lang. Let's say, yung lahat ng utang mo, iniloan mo siya, tapos ang napagkasunduan nyo or inagree mo na babayaran mo is let's say 2,000 pesos na lang per month for a period of 2 years and above. So, yun yung credit card consolidation. Okay? Ang next naman, guys, is ituturo ko sa inyo kung paano yung aking way para mabayaran ko yung credit card debt ko. Una-una, guys, ang gagawin nyo is gagawa kayo ng Excel. Okay? Papakita ko sa inyo yung actual na Excel template ko. Nakakalula, maraming numero, pero this is reality, guys. So, ito, tatlo yung credit card ko. So, ginawan ko bawat isang credit card ko ng detalye ng mga bayarin ko. So, explain ko sa inyo yan isa-isa. Yung isang lang, tapos gawin nyo rin yon sa iba nyo pang mga credit card. So, for example, for the month of August to September, kasi with credit cards, diba, late siya. Kumbaga, right now is September, pero ang for payment mo pa lang is yung August. So, kaya ganyan siya, guys.
So, ito na lang ipapakita ko sa inyo yung credit card po na may mixed purchases and items. Yan. So, ito, sa first column, nilagay ko kung ano yung mga pinagamitan ko ng credit card. So, yan, gadget, appliances, and then yung mga retails ko na kinonvert ko into installment, balance transfer from na ginawa ko to pay my other credit cards, and then yan, electricity namin, internet, and so on. Ito naman, sa second column, is yan yung total amount na binaro ko with credit card. So, yan yung actual. For example, itong gadget, binili ko siya sa ganitong halaga. Tapos, nag-balance transfer ako ng ganitong halaga. So, yun. Sa third column naman is yung interest. Okay? So, for example, itong gadget, ipinaconvert ko siya into installment. So, 0% installment. 0% naman ang interest niya, pero nilagay ko pa rin siya. Tapos, yung retail, yung interest na kinonvert ko siya sa installment, ayan, nakalagay din siya. Tapos, yung iba naman, wala naman siyang interest kasi mga direct purchase siya. Ayan, kagaya nito, pinambayad ko siya sa mga utilities ko. Tapos, yung next column is yung period, kung ilang buwan mo siya sinet na bayaran. Okay? Tapos, ito naman is yung monthly payment mo, kung magkano yung binabayaran mo monthly. So, ito, kasama na dito yung interest. Naka naman yung kung pang ilan na yung nababayaran ko. So, for example, 6 months to pay siya, and then nakakabayad na ako or pang 4 times ko na ng pagbabayad. Next naman is ito, interest total amount niya. So, for example, diba, kaya nakalagay dyan yung interest, nakalagay din dyan yung period, kasi pag kinuha mo yung interest, i-multiply mo sa period, dun mo ngayon makukuha itong total interest mo. Tapos, ito naman is yung total interest per month. Naglagay din ako dito ng column nung kung ilan pa yung period pa yung kailangan kong bayaran and kung magkano yung total niya, para makikita ko din kung magkano na lang yung utang ko with my credit card. So, ayun yung Excel sheet, guys. So, napaka-helpful na meron kayong Excel sheet kasi doon yung matatrack lahat. Kahit na meron ka ng statement na dumadating, maganda pa rin yung meron kang gagawin na ganitong listahan para makikita nyo kung ano yung mga pinagkakagastusan nyo, kung magkano na ba yung na-e-spend ninyo, para by the time na darating na sa bayaran, alam nyo na rin kung magkano yung kailangan nyo na amount, and magagawa nyo na ng paraan para ma-avoid nyo yung mga unnecessary penalties and interest. And also, with the Excel, matatrack, makikita mo rin kung magkano na lang yung credit limit ng bawat credit card mo, para malaman mo kung alin yung credit card na pwede mong gamitin para pangsalo. Kasi right now talaga, short din talaga kami. Of course, kasi nga, di ba, hindi pa normal yung finance namin na nare-receive on a monthly basis. Ang nangyayari, ang ginagawa ko ngayon, yung sahod ko is talagang binabayad ko na siya sa credit card ko. Yung una kong binabayaran is yung credit card ko na flexible, or yung madali kong makuhanan ng cash at nag-o-offer ng mababa na interest, para yung cash na binayad ko is maibayad ko naman, makuha ko din ulit para maipangbayad ko ng credit card ko. And then, kung wala na akong kailanganin na cash, or kung kailangan ko man ng cash
talaga, as in cash, hindi pang bayad sa credit card, pang bayad sa mga iba ko pang bayarin, that's the time lang ako mag-quick cash or maglo-loan on card. Ganun ko binabayaran yung credit card ko. I'm not sure kung mag-work yun sa inyo, pero sa akin, sobrang nag-work siya. And kahit na may ganito akong debt, hindi ako nag-worry or hindi ako natatakot na nakikita ko siya, kumbaga alam ko yung status ko. Ang pros nito, of course, yung natututo ka ng cash flow management. Mahalaga talaga na meron tayong cash sa atin. So, kung pwede naman na for now, mabayaran muna natin using our credit card, then okay lang yun kasi baka later kailanganin mo ng cash. Pero kung meron ka naman savings, 'di ba? And kasi ako talaga iba talaga yung situation namin, guys. Andito ako sa abroad, nasa Dubai ako. Kasama ko yung mga anak ko, nandito yung mommy yoya ng mga anak ko. And right now nasa pandemic situation din tayo. And even na normal na yung sitwasyon, combine ng salary ko at salary ng asawa ko is hindi talaga sasapat with living in Dubai. Kaya kami, marami rin kaming mga ginagawa na bukod sa minamanage kong mabuti yung finance namin through doing this, yung pag ano ng cash flow. And nagbe-business-business din ng mga tinda-tinda yan. Kasi hindi talaga sapat kung aasahan lang namin yung aming mga salary. Cash flow management and then easy access to all money. Kasi nga nakakit lang yung tatlo na credit card ko na yon. Pero dahil nga sa pandemic, guys, parang yung isang credit card ko baka maklose na or baka ma-paid off ko na. Wala naman din kasi ako actually na balak na i-close siya. So, pag na-pay off ko na siya, siguro hindi ko na lang muna siya gagamitin for emergency na lang. Kasi nga, credit card is not your money. It's bank money na pinapautang lang sa'yo. So, dapat responsible ka na pag umutang ka, dapat bayaran mo yun. Yan. Tapos, ang consequence naman sa ginagawa ko, guys, is nagiging cycle kasi siya eh. Kasi nga, iniikot ko lang yung cash. Pero eto kasi guys, dito katulad nung baka nakaiisip nyo, ano ba yun yung utang? Tapos papambayad mo din ng utang. Hindi ganun. For me, nababayaran ko pa rin partial yung credit card ko. Kasi nga, yung sahod ko, binabayad ko lahat sa credit card ko. And yung pagka binalance transfer ko siya or pagka kinuha ko siya, kinukuha ko lang yung kailangan ko. So, nababayaran pa rin siya yung iba naka-advance payment. So, subukan nyo yun, guys. And, yun nga, isa pang consequence niya is yung savings mo is maliit, diba? Or minsan, halos wala ka nang nasisave. Pero yun nga guys, ang topic natin is paano mo mababayaran yung malaki mong credit card. So, okay lang yung ganitong sitwasyon. Basta ang goal mo is talagang mabayaran mo na lahat ng debt mo. Hindi yung dagdagan mo pa. Kaya kung may, yung sa akin dito, talagang i-share ko sa inyo yung journey ko. Pag na-clear ko na itong mga utang ko with credit card. Kaya hindi rin ako nag-hesitant na ipakita sa inyo. Kasi nga guys, matagal ko nang ginagawa ito. 4 years na siguro. Kasi 4 years old na yung anak ko. Dahil of course, nung nagkaroon kami ng anak, mas lumaki pa yung ano namin, yung expenses namin. So, yun lang guys, I hope na na-explain ko to ng maayos sa inyo. Kung hindi man, feel free to comment below and para masagot ko na lang. And I will try pa din gumawa ng mga other content. Sa next content ko pala guys, ang topic ko is kung ano bang mangyayari kapag hindi mo nabayaran ng credit card
may nakukulong ba sa hindi pagbabayad sa credit card? So, kung gusto mo yan mapanood, mag-subscribe ka na and i-click mo na din yung bell notification para ma-notify ka kapag na-upload na yan. Tapos, lastly, guys, ayun, importante pa rin na mag-save ka and invest ka. Ako talaga, lagi ko itong sinasabi, kahit na in reality, nahihirapan ako na makapag-save talaga, lalo na in this situation. I still try na makapag-save and invest in anyway. I-share ko yan sa mga next pa natin na video. Marami pa tayong mga pag-uusapan. Ayan. So, thank you very much po for watching. And I hope may natutunan kayo at may naitulong ako. Yan. So, yan. Kapit lang matatapos din ang pandemic na ito. And of course, kagaya ng pagtapos ng pandemic, matatapos din natin ang ating mga utang. Feel free to comment. And baka makatulong din ako sa inyo by answering your question. Bye!